Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Cole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ellie. Tubong Novaliches at tambalanista since 2019. Sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. High school pa lang girlfriend ko na si Kate. Dahil ang haba naming magkarelasyon, matagal na panahon naming pinangarap na makasal. Kaya naman, pagka-graduate ng college, nagpakasal na kami agad. Biniyayaan kami ng isang anak na lalaki. Dahil ang tagal na namin ni Kate, akala namin kilala na namin ang isa't isa. Hindi pala. Totoo pala na kapag nakasama mo na ang partner mo sa iisang bubong, doon talaga nagkakaalaman. Pareho kaming naiirita sa ugali ng isa't isa. Nung una, maliliit na bagay lang yung pinag-aawayan namin. Nakalimutan kong ibaba yung toilet seat, hindi niya natakpan yung toothpaste pagkatapos gamitin, napakalakas kong humili kaya hindi siya nakakatulog magdamag, inaagawan niya ako ng kumot no madaling araw kaya namaluktot ako sa lamig, hanggang sa mas naging seryoso na yung mga dahilan ng pagtatalo namin. Issue sa pagbabudget dahil lagi kaming kinakapos. Paano didisiplinahin yung lumalaki naming anak? Yung kawalan namin ng oras sa isa't isa dahil sa trabaho. Habang tumatagal, mas naging intense yung mga away. Hanggang sa nauuwi na nga sa tuluyang hiwalayan. Napunta sa kanya ang anak namin. Regular naman akong nagsusustento at regular kaming nakikita ng anak ko. Aaminin ko na mahal ko pa ang asawa ko at umasa ako na magkakabalikan kami. Hindi na yata mangyayari dahil ngayon, may boyfriend na siya. Hindi katulad namin nung kami pa, magkasundong magkasundo sila. Ang mas masakit doon, malapit ang anak ko sa bagong karelasyon ng nanay niya. Kung mag-post sa Facebook, one happy family. Picture perfect. Ako dapat yung nandun eh. Ako dapat yung kasama nila. Ang sakit-sakit na nawala ako sa eksena. Tambalan, tama ba itong nararamdaman ko? May pwede ba akong gawin para mabawasan ang hinanakit sa puso ko? Nasasaktan kasi ako ng sobra. Hihintayin ko po ang payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Ellie. Hello sa'yo, Ellie! Ellie! Ligawan mo ulit! Diba? Tinatanong... Ang dami kasing pwedeng puntahan nung tanong mo eh. Papaano ba maiibsan yung hinanakit na nararamdaman ko? Diba? So, ang pwedeng puntahan nun is... edi kung gusto mo na maging perfect family kayo, edi
why not try it for the second time? Kay ano, although hindi lang din ganun kadali kasi may boyfriend. Pero madali lang yan kung madali namang patumba yung boyfriend. Charot. Madaling patumba yung boyfriend. Charot. Tawagan mo lang kami. Oh, alam mo na may mga contact tayo para sa mga taong ganyan. Charot. Joke lang. So, hindi namin alam kung saan patungo eh. Pero ako, para sa akin, pwede kang mag-abang-abang kung kailan mawawala si boyfriend. Or pwede din naman na unti-unti mo nang tanggapin na talagang sadyang, minsan may mga ganun eh. Minsan kung sino pa yung sobrang tagal, sila pa yung hindi magtatagal talaga na matagal. Diba? Mm. Minsan yung sobrang saglit lang nakilala, yun na pala yun. Ang classic na example talaga yung sa kakilala ko talaga eh. As in, literal, 16 years together. Parang ganyan, simula high school hanggang sa nag-college, hanggang sa nagkatrabaho. Yung babae, parang sila na talaga, pero nag-OFW si babae, pero hindi muna sila nagpakasal. So, parang syempre, may mga ganun na... expectation na marami, magiging sila talaga. Magiging sila na yun. Parang, basic. Parang, sila na talaga yan, for sure. 16 years? Ano ba naman yung, sinong lalaban sa 16 years? Partner, pumunta ng Guam, kasi magtatrabaho. Awan ng Diyos, may nakilala doon. 1 month lang, sila ang kinasal. Nakakaloka. 'Di ba? Kasi hindi talaga assurance yung yung mahabang time together para sabihin na kayo na talaga. Although syempre advantage pa rin yun, pero tingnan mo to si Ellie tsaka yung kanyang jowa nung saka kina, 'di ba, matagal sila, tapos nung kinasal saka nagkaalaman talaga ng mga tunay na mga yung mga ganyan na yung mga hindi na discover nung sila pa. Bilang na discover nung nagsama na sa isang bubong. Nagkakaalaman kasi talaga yan pag nagsama na talaga sa isang bubong eh. Kasi kapag hindi pa talaga, hindi mo makikita lahat ng mga kung ano-ano. Promise. Totoo yun. Madaming mga mabababaw katulad niya yung toothpaste na yan, mga ganun. Ako, partner, lagi ko yung pagka mainit ang ulo ko, yung toothpaste na yan talaga. Yung pagka kasi yung asawa ko, partner, nagpisa. Nagpisa sa gitna. yung kamay ng asawa ko, bilang 6-footer, ang laki ng kamay nun. So pag pinisa niya, talagang yung itsura. Napisa lahat, lumabas sa lahat ng buras. Imagine mo yung itsura nung toothpaste. Pag nagbabanlaw ka ng damit, yung ganun ba sa piniga. Itsurang piniga. Hindi naman lumalabas yung lahat ng toothpaste. Pero, una, kalat-kalat na yun kasi ang lakas. Tapos pangalawa, tapos paulit-ulit ako dyan. Sasabihin ko sa kanya, dito mo pipindutin. Sa pinakailalim. Dito. Ganun. Tapos may hawak akong kutsilyo. Tinatakot yung asawa. Sa susunod, pag mali ka ng pagkakapiga ng toothpaste na to, nakita mo tong kutsilyo na to. Ha? Mabubutas ang bewang mo dito. Partner, alam mo, ikaw ang nagsabi. Piling ko ikaw yung may balak. Pero ako ganun. Daddy, kita mo to. Ganito yung unique toothpaste natin, dito siya pipindutin sa pinakailalim. Ganyan. So, pinakamailalim para nakita mo. Kita mo, nandun yan. Tapos siya namihawak ng kutsilyo, nagigigil sa'yo. So, alam mo, tigilan mo, nagigigil ako sa'yo. Tapos ang sasabihin niya, may mga times na parang, oo na. Pero may mga times din na, sige, parang ganun. Pero, partner, we celebrated our 14th this year, 14th anniversary. Ganun pa rin yung itsura ng toothpaste namin. Ba? Diba? So, yung toothpaste na yan, hindi mo malalaman yan hanggang hindi mo siya kasama sa isang bubong, 'di ba? Kasi ba't kami lagi magto-toothbrush nung magjowa pa lang kami? Although hindi kasi kami long yung mahaba yung relationship bago kinasal. 3 days before lang yun eh. 3.5. Grabe ka naman sa akin, 3 lang. May and a half. Importante yung and a half partner. Kasi doon nagkaroon ng proposal. Doon sa and a half na part. Ganun. So, and up until now, madami na akong alam tungkol sa kanya, pero up until now, may mga nadidiscover pa kami sa isa't isa. Siguro, ang kaibahan lang namin dito kay Ellie is that, mas pinili pa rin namin ilaban. Ganon. At hindi naman din namin ikaw sisisihin, Ellie, kung hirap na kayo at hindi nyo na mailaban, hindi naman natin kanya-kanya talaga yan. May mga iba talaga. Ako, hindi lang ako mukhang matiisin, pero matiisin talaga ako. Hindi lang ako mukhang submissive, pero submissive talaga ako sa asawa.
lagi kong ine-elevate yung asawa kasi mahalaga yung makuha yung, lalo na kung mister mo siya, yun yung role niya. Parang ganun. So, may mga times na parang lulunokin ko na yung mga pwede ko lunokin kung ano may naisip yung paglunok. Diba? Nag-enjoy ka naman eh. Ganun. Diba? Pwede nag-enjoy, pwede hindi. Diba? Yung mga ganun. Para mag-stay. Kasi kung parehas kayong magpapataasan lagi at hindi mag-iintindihan, ganito yung mangyayari, yung parang kay Ellie. Tapos magtataka ka bakit nakasundo niya yung iba. Mm-hmm. Bakit ganun sila okay? Kasi nga, merong isa dyan, hindi kasi pwedeng parehas na ano, alpha. Kailangan merong ano dyan, meron dyang bababa. Mm-hmm. Magpapasakop, merong tama, ganun. Magsasubmit ng sarili. Oo, may ganyan. And it doesn't necessary, para sa akin ha, in all fairness, pwedeng yung lalaki yung mag-submit. At times, pwedeng umiikot yan eh. Merong pagkakataon na si babae muna yung alpha, ito muna. Kasi sa ngayon, ako muna talaga eh. O edi, intindi na lalaki. Pag nag-vice versa naman, ganun, intindihan, ganyan. So, siguro sa inyo ni Ellie, ay ikaw Ellie, hindi nangyari sa ngayon. Eh, wala na rin tayong magagawa sa ngayon, di ba? Kasi may jowa pa. Kaya nga, dalawang bagay lang yan. Abang-abang ka na mapatumba na talaga yung boyfriend ng asawa mo. Or, unti-unti mo lang tanggapin na talagang sadyang not meant to be. Correct. Again, just go back to your question. Ano ba yung gusto mo? Diba, do you want to win her back? Correct. Diba, or, kaya nga ang daming pwedeng puntahan nung tanong mo Balikan mo lang lagi yung tanong mo. So, kasi pag nilaman mo yung tanong mo, dun mo malalaman yung intention mo. Yan ang hirap sa'yo. Tanong ka ng tanong, di mo alam yung tanong mo. Sabi kasi ni partner, sabi ko sa'yo, Elise. Kung alam mo yung tanong mo. Kasi kung alam mo yung tanong mo, diba, alam mo yung magiging direction mo, diba? Alam mo yung tutumbukin mo, alam mo yung target mo. Kung ang intention ng tanong ay to win your ex-wife, your wife back, diba? So, magpapakitang gilas ka ulit, magpaparamdam ka, kukumustahin mo siya, kumusta yung kids natin, pwede ba tayo magkita this Sunday, namimiss ko na yung bonding with my kids or with our kids, with our kid, diba? So, doon, mapapahiwatig mo lahat at mararamdaman ito ng babae. Mm-hmm. Yung gesture mo na parang, ay, teka, mukhang nagbabago siya. Parang nagpaparamdam ulit. Ganon, pakiligin mo ulit siya. Kung yun ang intention mo. But if it's the other way around, na talagang ready ka na to let go of her, and, diba, maghanap ka na ng panibago mong karelasyon or, diba, bagong buhay na. Meaning, humanap ng direksyon na hindi siya kasama. Then iba naman yung magiging atake mo. Di ba? So dapat malinaw. Babae ka na ngayon, magbabarkada, magiinom, magdodroga, charot. Joke lang. Char lang. Hindi, ibig sabihin, ano na yung tatahakin mo siguro? Yes, malinaw na sa iyo yun. Hindi ka na maguguluhan. Siguro kung gano'n na edi maghahanap na din ako ng iba. Yes. Magsa-start na rin ako mag-date or I'll enter into a new hobby. 'Di ba? Magiging mountaineer ako, 'di ba? Mga ganun, madami ka rin madidiscover kasi malinaw na sa isip mo, sa sarili mo na iba na yung gusto mo. Tama. Diyan papasok yung acceptance, meaning tanggap mo na hindi na kayo magkakabalikan. Yes. Kasi nag-decide ka na i-let go yung tao na yun eh. Mm-hmm. 'Di ba? Nawala ka na ng responsibility sa kanya. Correct. Tatalikuran mo na kasi hahanap ka na ng panibagong karelasyon, bubuo ka na ng panibagong buhay sa panibagong tao. Yan yung sinasabi ni partner na dapat alam mo yung tanong mo. Correct. Diba? So yun yung i-assess mo sa sarili mo. Gusto ko bang balikan ulit? Do I want to win her back? Kasi I also want to win back my child. Mm-hmm. Kasi gusto ko ang picture perfect is kami at hindi sila. Then may gagawin ka talaga dyan. Correct. And then kung hindi naman, I'll let her be kasi talagang hindi na rin naman kami magkakasundo, edi go na sa mountaineering. Oh. Hiking, ganyan. Diba, kasi marami namang mga broken hearted daw na nagbubundok. Nag-twerk. Nag-twerk sa ibabaw ng bundok, di ba? Oh. May mga gumagawa ng content. Madami naman. Tama din naman yung twerking. From mountaineering to twerking real quick. Di ba? So, alam mo na sa sarili mo. Di ba? So, yun yung kailangan mong itanong at i-assess sa iyong sarili. What do I really want? Totoo saan yun. Saan ba ito papunta? Yung binanggit kanina ni partner na dapat bigayan, yun yung kung mga gagawin mo yun kapag balak mo makipagbalikan ulit.
Yes, kasi kung titimplahin hindi mo na ulit na lahat ng pagkakamali mo noon, babaguhin mo na ngayon. Lahat ng mga hindi nagustuhan ni Kate, babaligtarin mo na lahat yun. Mm-hmm. Dapat kaibig-ibig na sa kanya. Kukumutan mo na siya. Correct. Mag-adjust ka na. Yung budgeting, hindi na pag-aawayan, kundi pag-uusapan. Yun. Totoo. Doon na kayo mag-meet halfway. Correct. Kung gusto mo talaga to win her back. Yes. Be clear with your question. Correct. Be clear with the intention. Totoo. But salamat sa iyo, Ellie, for sharing your story with us. At naway itong kwentong ito ay para dun sa mga iba nakatutok ngayon, magbigay linaw din kung parehas kayo nang nararamdaman or dahil tambalan yung nagbigay ng advice, nagbigay ng kalabuan. Diba? Yung lalong naguluhan. O basta, salamat for sharing your story, Ellie. Okay, dogs, muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Gambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!